Okay, so Nokia phone ulit ang pag-uusapan natin. Nandito sa atin ngayon itong C21. Ang presyo nito ay 5,489 pesos as of making this video. So napakamura niya. Pero titingnan natin kung masyado bang compromise yung performance. I mean, hindi na ba talaga siya ganun ka-usable pagdating sa mga everyday application natin? Itetest natin yan. Na-open ko na to kaya kita nyo nabubuksan na. So i-unboxan natin tapos i-share ko sa inyo yung mga data na nakuha ko dito para masabi natin at masabi mo kung sulit ba to. Okay, so before time mag-start, gusto muna i-invite ka na mag-subscribe dito sa channel natin. I-click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating upload. At before din time mag-start, gusto muna kayo i-remind na bukas na yung Lazada 66 Mid-Year Mega Sale. At meron akong 10 items na gustong i-recommend sa inyo na baka pwede nyong i-add to cart na rin para malaki yung matipid ninyo. Una na dyan guys ay itong Adidas RPT-01 Bluetooth Headphones. Magiging 6,490 pesos na lang siya. Ito namang Earfan Air Pro 2 na merong active noise cancellation ay magiging 3,490 pesos na lang. Ito namang Earfan Free 2 TWS, 1,990 pesos na lang yung presyo. Yung Huawei FreeBuds 4, magiging 5,599 pesos na lang. At kung gusto mo naman ng mechanical wireless keyboard, itong Masonite K600, isa sa marirecommend ko sa inyo, magiging 2,999.10 na lang yung presyo niya. At kung naghahanap ka naman ng cardioid microphone na pwede sa USB at XLR, pwede itong Mauno HD300S na magiging 3,599 pesos na lang yung presyo. Andito din yung Realme Buds Air 3 na magiging 2,690 pesos na lang. At para naman doon sa mga gustong-gusto ng mga retro games na gaya ko, marirecommend ko tong Retroid Pocket 2, magiging 5,282 pesos na lang yung presyo niya. At kung gusto mo naman ng Bluetooth speaker, Tribeat Stormbox Micro yung pwede kong mai-recommend. Meron niyang IP67 waterproof rating, 2,099 pesos na lang yung presyo niya. At kung gusto mo naman ng 360 degrees full surround sound, pwede itong Tribeat Stormbox, 2,599 pesos na lang yung presyo. O diba, laki na matitipid natin. Idagdag mo pa na nag-o-offer ang Lazada ng fast and free shipping na kung sakali na taga dito ka sa Metro Manila, as fast as 3 days, nasa yun ang in-order mo. Plus, zero minimum spend pa yan. So kung ako sa inyo, mag-add to cart na kayo at yung Lazada 66 Mid-Year Mega Sale ay from June 6 to June 8. Nandiyan yung link sa description box baba para sa iyo pang mga details. Okay, so again guys, ito yung Nokia C21. 5,489 pesos lang yung presyo nito. Dito sa likod, makikita natin yung ilang top specs niya kasama na yung all-day entertainment na sinasabi nila, which is ibig sabihin long battery life, pero 3,000 mAh lang talaga yung capacity. So mamaya gusto ko i-share sa inyo kung ilang SOT yung nakuha natin sa phone na to. So pag open natin, makikita agad natin yung C21 na nakabalot sa plastic. Tanggalin natin. So yung nandito sa atin ay color blue. Ayan. Ganda yung kulay niya, matte finish, may kaunting texture para sa added grip. Tapos dito sa ilalim, meron tayong ito. Yes guys, removable yung kanyang 3,000 mAh na battery. Ayan. Okay, so papakita ko sa inyo kung paano yun kinakabit maya-maya. Meron tayong mga documentations kasama yung manual and safety info. Tapos, ito yung ating jelly case. Nakakatuwa naman sa Nokia kasi kahit na less than 6,000 pesos yung phone ito, kompleto pa rin yung makukuha natin sa box. At hindi ganun ka-flimsy yung jelly case, guys. Medyo matigas, kaya protected talaga yung ating C21. Tapos meron tayong micro USB to USB-A cable. Meron tayong wired earphones. At syempre, yung ating charging brick na 5 watts lang. So mamaya din i-share ko kung ilang or gaano ko katagal na charge itong C21. Okay, pakita ko sa inyo ngayon kung paano ilagay yung battery. So ito yung nipis ng kanyang battery. Ayan, napakanipis lang. Okay. So meron tayong makikitang dent dito sa may gilid. Ayan. May konting dent. Diyan natin lalagay yung ating kuko para mabuksan natin siya. Ayan. Ayan. Nakalagay na siya. Pagkatapos dito rin sa likod, makikita natin yung
SIM slots, SIM 1, SIM 2, tapos meron tayong micro SD card slot. Tapos andito sa baba, yung ating single firing speaker. Sobrang nostalgic ng phone na to, no? Kasi maalala natin ng mga phones natin noon na talagang removable pa yung battery. Sana bumalik yung ganong klase ng trend sa mga phones. Ando na tayo na mawawala or makukompromise malamang sa malamang yung IP rating dahil syempre nabubuksan yung likod. Pero para sa akin kayang gawa ng paraan yun ng mga brands ng phone. Kasi tingnan niyo yung mga action camera. Di ba removable din naman yung battery nun? Pero karamihan sa mga yun, waterproof. Kahit nga walang case, kaya nilang gawing waterproof. Paano pa kaya yung mga phones? So, parang pinipili lang talaga ng mga phone brands na gawing unremovable yung mga battery ng kanilang mga phones. Para alam niyo yun, madaling masira. At kapag nasira, mapipilit na kang bumili na agad ng bagong phone. Pero pag ganito, kapag medyo mabilis nang malobat yung battery ng phone mo, bili ka lang ng bagong battery kaysa bumili ka ng bagong phone, di ba? So, ayun lang. Feeling ko lang naman, pinili lang talaga ng mga phone brands na maging fix yung battery sa mga phones na kanilang binibenta. Dito sa bandang taas, makikita natin yung audio jack. Dito naman sa may right side, yung ating volume up and down buttons, pati yung power lock button. Wala tayong makikita dito sa left side. At dito sa ilalim, yung ating micro USB port at microphone. At dito sa likod, meron tayong makikita ang Nokia branding. Tapos meron tayong single firing speaker. Ito yung nakita natin kanina dun sa likod nung tinanggal natin yung back cover. Tapos yung ating fingerprint scanner at yung ating camera. At dito sa harap, meron tayong selfie camera sa loob ng isang notch. Tapos meron na tayong naka-install na screen protector. At syempre, kapansin-pansin naman na sobrang kapal talaga ng mga bezel ng phone ito, lalo na itong chin. Mabuti na lang nilagyan dito ng Nokia logo para kahit papano magmukha namang maayos. Pero syempre, ano pa bang expect natin sa isang less than 6,000 pesos na phone kundi ganito talaga. At kahit yung kanyang display, meron tayong papansin mga yellowish tint, tapos yung wideband security level niya ay level 3 lang, pero quality pa rin. Kasi mapapansin ninyo kapag nag-i-scroll kayo dito, hindi ganun kalala yung ghosting. So legit na 60 Hz yung kanya refresh rate. At recap lang natin guys na naka 6.52 inches tayo dito na LCD, 720 by 1600 yung resolution na merong 269 ppi. Again, hindi ganun ka-accurate yung colors. Syempre, ano pa bang expect natin? Pero for the most part, okay na rin naman. Maayos naman at talagang usable. Pagdating naman sa performance, naka-Android 11 na tayo dito, Go Edition. Tapos ang kanyang chipset ay Unisoc SC9863A 28 nanometer. 32GB yung ating storage, 2GB yung ating RAM. At para lang sa mga interesado, ito yung kanyang score, 99,030. And kung ako'y tatanungin ninyo, bagay na bagay yung phone na to dun sa mga students, sa mga anak natin na mag-start pa lang gumamit ng phone, o kaya dun sa ating mga parents or grandparents na ayaw gumamit ng sobrang advanced na mga phone, at kahit doon sa mga mahal nating riders, nagagamit ng mga GPS-based na mga applications, kagaya ng Google Maps at Waze, tamang-tama po ito sa inyo. Tingnan nyo, napaka-smooth naman dito ng Waze, yung pag-zoom natin, pag-scroll, pag-zoom in, zoom out ng mapa, walang problema, hindi naglalag. At kahit yung pag-search nga natin ng destination dito, wala ding lag. So, okay na okay naman. Siyempre, depende yan sa connection natin, pero hindi siya yung nag-stutter, kagaya nung sobrang bagal ng mga phone. So, dito, smooth naman. At kahit dito sa Google Maps, ganun din, napaka-smooth din, i-scroll, kahit yung pag-zoom in natin, zoom out, okay na okay din. So, kung gagamitin po natin to sa ating trabaho, kagaya po dun sa mga riders, sa Grab, Lalamove, okay na okay po yung phone na to. Pero if ever lang na gusto nyo malaman yung performance sa gaming, ito yung Asphalt 8. Hindi pa siya compatible sa Asphalt 9, pero mapapansin niyo dito sa Asphalt 8, kahit naka-high settings yung ating graphics, napaka-smooth naman. Kayang-kaya nitong Nokia C21, wala naman ako na-encounter na malalang issue. Pero syempre dapat nating tandaan, hindi talaga to design para installa ng mga games. Ano lang to, for testing purposes lang. At kailangan ninyo tandaan na 32GB yung storage ng phone na to. Kaya hinay-hinay sa pag-install kasi madali siya mapupuno. Yung camera niya dito sa likod ay 8 megapixels, yung selfie naman ay 5 megapixels. Ito yung mga sample.
Okay, so ito yung video quality ng ating 1080p video recording dito sa Nokia C21. First impression ko lang sa kulay medyo maputla siya. Hindi ganun ka-vibrant, pero wala tayong magagawa. Sobrang budget-friendly ng phone na to. So talagang compromise na yung quality ng kanyang camera. Pero try nating i-zoom. Ang sagot niya ay 4x. 4 times zoom. Readable pa rin, diba? Okay pa rin naman. Doon lang talaga sa kulay. Para sa akin yung kulay lang talaga yung problema niya. Pero okay naman para sa presyo niya. At least 1080p pa rin yung video recording natin. Okay, so ito naman yung ating video sample dito sa selfie camera ng Nokia C21. 1080p din yung sagad resolution na pwede nating iset dito. At ayun, pagdating sa quality din kagaya dun sa rear camera, hindi din ganun ka ganda. Napaka-soft na ng ano natin quality, tsaka hindi na ganun kaganda talaga yung kulay. Pero again, kailangan nating iset sa isip natin na hindi to mahal na phone. Budget-friendly lang talaga siya. Pero for the most part, 'di ba? Malaking bagay na rin na meron tayong 1080p recording kahit dito sa selfie camera. Kayo, ano masasabi niyo? Comment kayo diyan sa baba. Pagdating naman sa battery, meron tayo ditong 3000 mAh na capacity. Medyo nakakalungkot na hanggang 5 watts lang talaga yung kaya nitong speed pagdating sa charging. Pero yung SOT natin ay ito. Nakakuha naman tayo dito ng 9 hours and 14 minutes. So siguro maaabot naman hanggang alas 5 ng hapon. Pero syempre, didepende pa rin yan kung palaging nakabukas yung data at GPS. Pagdating sa charging time, 20 to 100%, 2 hours and 49 minutes yung inabot. Okay, so yun na lahat yung info na gusto ko i-share tungkol dito sa Nokia C21. Pwede nyo i-visit yung Lazada page ng Nokia dyan sa description box sa baba. Kung gusto nyo bumili ng phone ito, mas maganda sa mismong flagship store kayo bibili para sigurado. Ni-review natin tong phone na to kahit mababa yung kanyang specs kasi alam kong marami sa inyo yung naghahanap ng mga phone na pwedeng gamitin as secondary phone para mas gagamitin nyo sa iba pang bagay maliban sa mga personal na gamit o kaya pangregalo dun sa inyong mga anak na mag-i-start or tuturuan ninyong gumamit ng phone or dun sa parent natin, sa grandparents, gan. So, madami namang matutulungan yung ganitong klase ng phone. And besides Nokia, matibay, pangmatagalan, at nakita nyo naman kanina kung gagamitin natin to sa mga Waze, Google Maps, ganyan, okay naman, wala namang problema. At kahit nga dun sa games, nakita nyo naman, nag-perform naman na maayos yung phone na to. Yun lang talaga, hindi ganun kalaki nakuha nating SOT kasi nga 3,000 mAh lang yung battery capacity. Pero kung iisipin niyo dahil removable, pwede pa kayong bumili ng isa pang 3,000 mAh. So kapag nalobat yon, salpak nyo lang, diba? Hindi nyo na kailangan magdala pa ng power bank. Fully charged na agad yung phone. Ganun kaganda kapag removable yung battery. So sana sa mga darating na panahon talaga, bumalik tayo dun sa trend na yung ating mga binibiling phones ngayon na mid-range, flagship, removable yung battery. Alam ko, naniniwala talaga ako na kayang-kayang gawin ng mga phone brands yan na hindi makakompromise yung IP rating nung kanilang phone. Ayun lang. Ano sa tingin ninyo? Yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot sa aring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.